Kasina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kasina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So ito na nga, meron tayo ditong mga microwavable tub na ginamit ko po ay yung ganitong style and nilagyan ko lang po iyan ng cheesecake. So, ito yung nabibili natin sa supermarkets and tag-iisa lang po yan na inilagay ko dyan. Dinurog ko muna ito isa-isa. Tapos, finlatin lang natin yan. Kinompak lang natin siya dito sa ating lagayan para siya yung magiging base ng ating recipe. And then, after po nun, kapag nailagay na natin yan dyan lahat, set aside lang muna natin ito. Pwede na siyang ilagay sa chiller and gawin na po natin yung next procedure. Kapag nailagay na po natin lahat yung ating cheesecakes doon sa ating molder, sa isang kasirola, maglalagay lang po tayo dito ng 4 tablespoons na gluten nose rice flour. And then, maglalagay na rin po tayo dito ng isang sachet or 24 grams nitong ube na jelly powder. After adding ng ating dry ingredients, naglagay na po tayo dito ng water or tubig. Kakailanganin natin ng 4 cups. So, nilagay ko muna yung kalahati. Kapag nailagay na natin yung kalahati nitong tubig, ay hahaluin lang po muna natin ito ng maigi para sure tayo na na-dissolve ng maigi yung ating glutinous rice flour pati yung ating jelly powder. So, kapag nahalo na nga po natin ito ng maigi, tsaka pa lang natin ilalagay yung natitira pa nating tubig. So, in total, kailangan gumamit ng 4 cups of water and siguraduhin po natin na naka-off pa yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating water, naglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng ube condensed milk. After adding ng ating condensed milk, maglagay na rin po kayo dyan ng isang lata or 360 ml na evaporated milk and 1/2 teaspoon ng ube essence. After adding ng mga ingredients, haluin lang po natin ito ng maigi and pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat and then hahayaan po natin na kumulo yung ating mixture. So habang hinihintay ko pong kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka rin Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matutupan ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumari sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumulo na yung ating mixture, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at ito na po yung sinet aside natin kanina na lagayan na merong cheesecakes. May nakita ako dito na nata de coco na ube flavor. So, nilagyan ko lang din po iyan ng tag-iisang kutsara at isinalin ko agad yung ating ube cream mixture. So, kapag na-transfer na po natin yan dyan lahat, palalamigin lang po natin to. Hihintayin natin yung mag-set at mag-firm. And then, after po nun, papakita ko sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayun na mga kakasina, kapag nag-set na po or nag-firm na yung ating recipe, lagyan lang natin ito ng grated cheese pati grated ube halaya bago pwede na po natin itong i-enjoy. At ayun na mga kakasina, tapos naman po ang ating easy and creamy na cheesy ube jelly dessert. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Kung isa ka rin pala sa cheese at uber lover, i-share mo na yung video and say hi Angel sa ating comment box section.